Okay, good day guys. Today, tuturuan ko kayo kung paano ayusin yung very common na problem sa mga nakakotse, yung may aircon, yung idle up problems. So yung connected problems pag sinabing idle up. Once na mag-aircon ka, unang-unang effect, bumabagsak yung RPM natin. Okay, so for example, ang standard ang RPM ng makina nyo during idle is 850. So pag nagbukas kayo ng aircon, dapat tataas yan to 1,000, 950 to 1,000 RPM. Okay, so kung from 850 bumagsak siya naging 700, ang ibig sabihin, may problem kayo with your idle up. Okay, so isa pang indication na problem kapag ka hindi gumagana ng maayos yung inyong idle up and then yung actuator. Okay, kapag nag-headlight kayo, okay, so masyadong malabo yung ilaw ng headlight. Kapag nag-revolution kayo, doon lang siya lumilinaw. Okay, so isa pa yan sa mga makikita yung side effect pag hindi gumagana ng idle up. Okay, and then sa mga naka-power steering, of course, kapag hindi rin gumagana na maayos ang idle up ninyo, tapos nag-aircon kayo, mararamdaman nyo ang tigas-tigas ng manibela. Okay, so bumabagal kasi yung ikot ng makina nyo. From 8, for example nga, yun nga, 850 RPM. Okay, babagsak yan to 750. So ngayon, yung charging ng alternator, apektado. Okay, so maapektuhan lahat ng electrical component na sasakyan. And then yung power steering nyo, of course, since bumagal yung RPM, titigas din yung manibela. Okay, so another reason yan para another thing na maapektuhan din is yung power steering. Okay, so sa pag-diagnose ng idle up, madali lang naman yan. So kailangan lang nating i-check first kung may supply yung idle up, supply ng kuryente. Next, yung vacuum lines. Then i-check na itetest na natin kung gumagana ba yung mismong idle up niyo and then yung actuator, yung mismong diaphragm. Okay, so doon lang yan. Okay, focus muna tayo sa mga carbureted engines. Okay, so sa mga naki-EFI, wala, medyo hindi nyo makikita rito yung solution sa problem nyo kasi kadalasan sa mga EFI, especially sa mga Mitsubishi cars, sa mga EFI ng Mitsubishi cars, naka IAC valve na kayo o yung tinatawag karamihan ng servo. Okay, so dito muna tayo sa carbureted engine. Okay, so idle up muna tayo. Okay guys, so ayan, binuksan ko yung makina. Kung makikita nyo, ang reading natin 650 RPM. Okay, so medyo malamig pa yung makina natin. Normal RPM niya is 800 RPM. Okay, so bubuksan ko lang yung aircon, makikita nyo babagsak yung ating RPM. So yun yung mali. Dapat kasi once binuksan ko yung aircon, tataas yung RPM niyan. Okay, so pakita ko na sa inyo na bumabagsak yung RPM. Okay, so 660 or 670 RPM yan. Okay, yung nakikita nyo kanina from 660 to 670, bumagsak sa ngayon ng 530 to 540. Okay, so yun yung mali. Yun yung kadalasang problema natin ng mga nag-aircon. Okay, so bumabagsak yung minor, naapektuhan ngayon yung engine performance, naapektuhan yung alternator, yung mga electrical components, naapektuhan pati yung power steering. So diyan tayo magsisimula ng diagnosis natin. Okay? Okay guys. So kanina nakita nyo, tinest natin yung makina. Nung binuksan ko, 660 to 670 RPM off aircon. Nung nagbukas ako ng aircon, bumagsak siya ng 540. So hindi dapat ganun. Dapat tataas. Kasi mas kakailanganin ng mas mataas na RPM kapag nakabukas ang aircon natin. Okay, so pati yung hatak niya na apektuhan kapag bumabagsak ang RPM once na mag-aircon tayo. Okay, so ang mga titignan natin dyan, first,
kung may power supply, yung ating idle up. Itong wires na to, checkin natin yan. Magkakabit tayo dyan ng multi-tester tsaka ng test light. So, yung multi-tester, ganito yung tsura. Ayan, multi-tester. And then, yung ating test light, ito. Okay. So, kahit alin dyan, kung multi-tester lang meron kayo, okay na yon. Or kahit na test light meron kayo, pwede na rin. Okay. So, titignan lang natin kung meron siyang supply ng kuryente. Next, vacuum lines. Doon muna tayo sa minor. Okay, vacuum lines. Titignan natin kung may supply ba ng vacuum yung ating idle up. Okay. Ang idle up, ang vacuum hose dyan, nakakabit dyan. Manifold. Yan. Intake manifold. Yan. Papunta yan sa idle up. And then from idle up, papunta naman sa, okay, sa diaphragm. So yung diaphragm ngayon yung magtutulak sa ating throttle. Okay? So kapag hindi gumagana yung mga yan, doon natin malalaman na nag-a-problema na pala tayo sa ating aircon. Okay? So, doon muna tayo sa power supply. Kakabitan ko lang siya ng tester, tsaka ng test light. Okay guys, so nakapagkabit na ako ng test light, kinabitan ko rin siya ng multi-tester. Okay, so hinanap ko lang dyan yung positive. Okay, so kapag in-on ko yung aircon, dapat iilaw yung test light ko. Yung multi-tester ko naman dapat magkakaroon ng reading. Okay, so hindi ko napa-underin yung makina. Okay, so nasa testing na lang naman tayo. Okay, i-on ko lang yung aircon para makita nyo kung magkakaroon ng reading or hindi. Doon lang kasi natin kailangan malaman kung may kuryente na sinusupply doon sa ating idle up. So yan, nakita nyo may supply tayo ng kuryente. Okay, so gumawa na yung test light. Yung voltmeter natin gumagana rin. Okay, so yan gumagana yung mga fan. Indication, nanonag-on ako ng aircon. May power supply na dumadaloy dito. Okay, so for example, sa inyo hindi gumagana. Kunyari, tinest nyo na tapos wala namang ilaw. Okay, may fuse sa ilalim ng steering sa driver side, okay? Yan. Yan. So sa Mitsubishi, ang fuse para dun sa compressor at sa idle up, ito. Okay, so pag tinanggal ko yan, ayan. Okay. So narinig niya tumigil din pati yung compressor natin. Ayan. So tumigil yung compressor. Nawala na ng supply yung ating test light at yung multi-tester natin. So ibabalik ko lang siya. Okay. So kapag pumutok yung fuse na yon, pag pumutok kasi yung fuse na yan, mawawalan talaga ng supply. Yun yung, ayan. Okay na siya. Okay, mawala na supply ngayon yung idle up. Yan. May ilaw na ulit siya. Okay, tester natin gumagana. Okay, so alam natin ngayon na may kuryente. May supply ng kuryente yung ating idle up. Okay? Okay guys, so next thing to check
Titignan muna natin kung may vacuum supply naman ngayon itong idle up. So mula rito, mula sa manifold, yan, i-trace nyo kung aling hose dyan yung galing sa manifold. So ito siya. Okay, ito siya. Okay, paandarin natin yung makina, din uhugutin natin yan. Okay, papakiramdaman natin ngayon kung hinihigup ba nung hose ngayon yung daliri natin. So ibig sabihin may vacuum. Ngayon kapag wala, probably may butas yung hose or yung bispong sinusuksukan, ayan, barado. Okay, so pwede nyo yung sundutin. Sundutin nyo ng alambre, wala namang madadamage dun sa loob. Okay, so kapag nagkaroon ng bara yan, hindi siya nakakahigop ng hangin, hindi ngayon nasusupplyan ng vacuum yung ating idle up. Okay, so paandarin lang natin yung makina. Yan, titignan natin kung meron siyang vacuum. Okay, so hugutin lang natin tong hose na to. Tapos papakiramdaman natin ang kamay natin. Ayan. So nararamdaman ko, hinihigop yung kamay ko. Ayan. Ayan. Hinihigop. Sila na dumidikit siya ng kusa sa daliri ko. Okay. Ayan. So visually, para makita nyo rin, kakabitan ko siya ng vacuum gauge. Para makita nyo. Ayan. Okay. So big vacuum supply ngayon yung ating idle up. Okay, next thing to check, kailangan din naman nating i-check yung diaphragm kung siya ba nasusupplyan siya ng vacuum once na gumana yung ating aircon. Okay, so as of now, alam na natin na nasusupplyan ng vacuum ngayon, may vacuum ngayon dun sa ating idle up. Okay, so ibabalik ko lang muna siya, tapos i-on ko yung aircon. Kailangan ko malaman kung may vacuum to. Itong hose na to, galing sa idle up. Okay, yan. So, naka-on yung aircon. Bumabagsak yung minor, pero, yan, may vacuum siya. Hinihigop ngayon yung aking daliri. Ayan, makikita nyo dumidikit yung hose. Kakabitan ko rin siya ulit ng vacuum gauge para makita nyo visually. Okay. Ayan. So sure tayo ngayon na gumagana yung idle up. Okay. Kasi kung hindi gumagana ang idle up, walang vacuum reading yan. Wala yung vacuum reading. Okay. Ayan. Hindi higupin yung daliri nyo kapag sira ang idle up. Okay. So doon pa lang malalaman niyo na agad kung sira yung idle up, okay? Pero inspect niyo rin kung sakasakali man muna na walang vacuum to, inspect niyo yung hose. Baka may butas yung hose. Mula sa idle up, inspect niyo maigi yung hose kung may butas. Ngayon kung wala, okay, indication niyo na sira yung idle up. Okay? Kaso ang problema natin ngayon, may vacuum. Okay. Pero bakit hindi tumataas yung minor natin? Okay, kahit isaksak ko siya ngayon, hindi tumataas yung RPM. Ayan. Dali lang. Hintayin lang natin na gumana ulit yung compressor. Okay. Okay. Ayan, gumana na ulit yung compressor. Okay. So, bumagsak siya sa 51. May vacuum tayo. May vacuum yung hose, pero pag kinokonekta ko siya sa diaphragm, hindi siya gumagana. Bakit hindi tumataas? Okay, so yun na yung time na i-inspect natin itong diaphragm. Okay.
And guys, okay, so ito yung arm ng diaphragm. Pag gumagana ang aircon, pag nakapatay ang aircon, resting position niya yan. Okay, so may saktong-sakto may vacuum ngayon tong hose na to. Pag ikinabit ko to, dapat gagalaw itong arm na to pababa. Okay? Okay, sandali. Namatay yung compressor. Hintayin natin ulit. Hintayin natin ulit na gumana yung compressor. Okay, ayan na siya. Okay, so tingnan nyo maigi. Okay, may vacuum na. Dapat pagka kinonekta ko tong hose na to dito, bababa dapat ito, itong arm. Okay, so nakita nyo gumana. Ayan. Okay, so gumagana yung ating diaphragm. Working din siya, pero bakit hindi tumataas yung RPM? Ito ang dahilan. So kung nakikita nyo, yung screw hindi umaabot. Hindi siya umaabot dun sa accelerator arm. Okay? So hindi niya napipress. Ayan. Hindi siya umaabot. So kailangan, i-adjust ko ngayon to. Gamit lang kayo ng screwdriver. Ayan. Tumigil na naman siya. Wait natin ulit yung compressor na gumana. Pag gumana yung compressor guys, i-adjust ko na siya sa tamang RPM niya dapat. Yan, okay, so gumagana na siya. Adjust ko lang. Yan yung RPM niya nang naka-on yung aircon. Okay. Pag namatay ang aircon, ang compressor babagsak ulit dyan sa dati niyang RPM. Okay. Ayan, so nakita niya bumagsak siya sa 650 ulit. Okay. So, dito nakita natin, maayos yung idle up, maayos din yung diaphragm, maayos yung hoses, then maayos din yung power supply. So, ang naging problema lang, itong adjusting screw, hindi pala tumatama doon sa accelerator arm. Okay? So, kahit na gumagana yung idle up at yung diaphragm, since hindi siya tumatama, nonsense yung purpose niya, hindi niya na itataas yung RPM. Okay, so hintayin natin gumana ulit yung compressor. Okay, ayan. So, now naayos na natin yung ating idle up problems. Okay, dali. Okay guys, so ganun lang mag-ayos ng idle up. Okay, so before kayo magpalit ng idle up tsaka ng mismong diaphragm, maganda matest nyo muna lahat bago nyo siya palitan. Okay, so marami kasing involved na problem kapag hindi gumagana ang idle up nyo. So once na mag aircon kayo, humihina yung mga electrical component nyo kasi hindi nare-reach nung alternator nyo yung tamang RPM para makapag-charge siya. Okay, then yung power steering nyo, okay, tumitigas kasi
yung RPM ng makina nyo bumabagsak. Instead na tumataas, dapat siya once na mag-aircon kayo. Okay, syempre, another thing is yung hatak. Okay, so kapag ka hindi gumagana ng maayos ang idle up nyo, once na mag-aircon kayo, affected ang hatak. Okay, syempre, electrical component kasi ang distributor. Okay, so may kaagaw siya sa kuryente. Okay, so yun lang yung may advice ko sa inyo regarding sa idle up. Okay, hindi siya ganun kahirap i-diagnose. So kahit kayo, kaya nyo ayusin yan. Kailangan nyo lang ng tester. Okay, and then yung sa electrical kasi, sa wires niya, yung power supply nung idle up, probably pag pumutok yung fuse na yon, hindi talaga gagana yung idle up ninyo. Okay, so papalitan nyo lang yung fuse na yon, mura lang naman ng fuse. Okay, so gawa na lang ako ng another video for other problems regarding sa mga kotse. Okay, so subscribe na lang po kayo sa YouTube channel ko, and then in case meron kayong request na video, sabihan nyo lang ako. So kung kaya naman, okay, ayusin ko for you.